Hello, mga ka-Arki! Kamusta kayo? Hello, mga ka-Arki! Mukhang, hello. Ano na, no? Talagang open na economy, Rienzie, at nasa coffee shop kaya tayo yun. Oo, meron lang tayong meeting na inaantay. So, ayun, napangantay-antay. Gawa muna tayo ng video. Yes, oo. So sa mga recent live streams natin, may mga natatanong eh, di ba? Ano na yung pwedeng gawin pagdating sa portfolio nila? Ano yung outlook natin pagdating sa market? And isa sa mga lagi natin nababanggit is it's a good time to be tactical with our investing. Tactical. I like with that our asset allocation. So siguro for today's video, ayan. Ano, i-discuss natin ano ba yung ibig sabihin, no? Ano bang ibig sabihin ng being tactical with our investing and asset allocation? Ano ba yung practical translation nito? Ayun. Dahil ikaw ang siguro ako, ayan, Rienzie. Ikaw mag-explain ngayon. Gusto talaga lahat ng mahirap na topic ko sa akin. Anyways, pag sinabi, siguro to some tactical in one word, that would be temporary. Di ba? Parehong letter T, di ba? Tactical, temporary. Mm-hmm. Kasi siguro let's contrast it muna with strategic, no? Mm-hmm. Or strategic asset allocation. Sa investing kasi mga ka-RT, no? Meron tayong tinatawag na strategic asset allocation for SAA. So, ito yung tingin mo na mix ng portfolio mo na makakapag dala dun sa sayo, dun sa target mo na amount, no? Like for example, the target ng 10 million in 10 years time. So, anong mix, no, ng iyong portfolio ang makakapagdala doon sa 10 million in 10 years time? So, ano ba yun? 100% stocks, 80% stocks, 20% real estate, or 70% fixed income, or bonds, 30% na stocks, or whatever. So, yung general mix na yun, yung tinatawag na SAA or strategic asset allocation. Ngayon, may mga pagkakataon kasi na, syempre, di ba, between 1 and 10 years, maraming nangyayari o pwede mangyari na hindi mo nakikita. Like, for example, ayan, pandemic, di ba, recessions, pwedeng temporary economic downturns or yung transition sa government. So, given those mga certain conditions or mga pangyayari na pwedeng makapagpagalaw sa market, then pwede kasing yung strategic asset allocation or SAA, no, like 80-20, for example, pwede kang mag-deviate from that one to take advantage of market opportunities. So, for example, kung feeling mo is maganda yung nagiginta ko na economy more than what you have expected or estimated, pwede kang hindi mag 80-20, no? Pwede kang hindi mag 80% stocks, 20% real estate. Pwede kang, halimbawa, is 100% stocks, di ba? So, yun. Mm-hmm. Pero, ang mangyayari niyan is that kung halimbawa, tipong feeling mo is hindi na magandang run-up sa stock market, time to take profit, okay nang pumasok ulit sa real estate, then you would revert back to your ano, to your SAA na mag-80-20 ka pa. So, ganun yun. Ganun ang tinatawag natin na tactical. So, temporary lang. I have some clients, no, institutional clients, ang usual na SAA nila is 80-20, 80% kasi conservative eh. So 80% fixed income or bonds, 20% stocks. So yan, 80-20 parati yan. Pero halimbawa, minsan, on the flip side, pababa yung economy, hindi maganda, minsan hindi sila 80-20. Mag-ano yan, mag na 90-10. Ayan, syempre more fixed income, more bonds para mas conservative. Tapos 10% na equity. Tapos, ayun, babalik ulit sila sa 80-20 kung tingin nila na maganda na ulit. So, ayun, temporary lang siya. So, maganda yung tactical asset allocation. And usually, ang ginagawa ng mga to, no, they have like a range for tactical asset allocation. So, for example, ang SAA mo, 80-20. Pero, pwede mong sabihin na plus and minus 5 yung 80% mo. So, pwede kang 85, pwede kang 75. So, at least, with that, may control ka pa rin. Kasi, syempre, pag nag-90 ka, di ba, parang baka masyadong conservative na yun.
or pag nag 70 mm-hmm. pag nag 70 or 60% ka, baka masyado lang aggressive yung portfolio mo pag fixed income. So with that kumbaga range, no, for that tactical asset allocation, meron ka pa ring means of ano, controlling your portfolio. So parang drive, di ba? Parang driving lang yan, di ba? Pag nagda-drive naman tayo, hindi naman yung iiwanan mo lang yung manibela, di ba? Parang yun na yun, di ba? So pag nagda-drive ka sa manibela, gumaganong-ganong ka pa rin, na-adjust-adjust mo. So yung adjust-adjust na yun, yun yung pwede nating sabihin na parang tactical asset allocation. Pero ando dun ka pa rin. Yeah, ang naisip ko na analogy dun sa pagda-drive naman is, ang alam ko kasi 80 kilometers per hour yung ideal speed na fuel efficient, no? So ideally 80 tayo. So yun yung strategic natin, no? Strategic speed. Pero syempre right. May tactical speed din, kunwari mag-overtake ka. So syempre kailangan mo itaas yung speed mo para makapag-overtake. So yun yung tactical na asset allocation na sabi mo nga temporary. So you are basically trying to take advantage of the market conditions to be able to either make more money or minimize the risk. So either of the two para yung long term view mo is syempre ma-reach pa rin yung target amount mo, and when market conditions are, let's just say, boring, yung wala masyadong nangyayari sa economy, you go to the default na strategic asset allocation. Yan. That's right. Or kung masyadong ano, like for example, kung masyadong risky, then pwedeng ano ka muna, iwas sa iba muna, di ba? Tapos ayun, temporary lang naman. So kaya natin sinasabi ngayon na syempre may transition in government. Plus, there's also yung mga Ukraine-Russia issue. Tapos yung US-China trade war, hindi pa rin talaga naman fully resolved yun. So basically, yung pandemic, nandiyan pa rin. Uncertain pa rin yung market. And it's a good time to be more tactical than strategic for now. So, ibig sabihin, tingnan natin if we can keep ourselves updated with what's happening locally and globally. So that kung may makita tayong magandang opportunity, we can perhaps grab it. But know na itong tactical strategy na to, this is just temporary. Kung meron kang strategic investing or asset allocation na dati, tapos wala kang time na mag-observe ng market, okay lang ba na hindi galawin yung iyong usual na investing habit or investing strategy? Can you just say... Good question. Like, for example, kasi like, kunwari, tactic ang SAA mo is 80-20, di ba? Siyempre, on the long run, hindi may iwasan na kung pwedeng yung stock market, since mas mataas ang akyat niyan, kung pwedeng mas mag-appreciate yan more than 20% of your portfolio, baka mamaya, like on a good market, kung pwedeng na hindi lang siya 20%, baka mamaya is 40% na siya of the portfolio because of a good run-up of the market. So, given that, kung halimbawa, yung stock portfolio may umakyat naman more than 20%, like 40%, then kung titingnan mo, baka mamaya naging 60-40 na yung portfolio mo, and that for you might already be too aggressive. So what you can do is you can rebalance your portfolio, ibalik mo sa 80-20. So gawin mo, kadusin mo, or take profit or shave off from the yung excess 20, ibalik mo dun sa fixed income. So babalik ka dun sa 80-20 pa rin. So yun. Pero kung halimbawa umakit ng 1%, 5%, di ba? Baka pwede nang hindi mo nang ano, pansinin yun. But if it's medyo talagang malaki yung difference, no, from the 20% your SAA, then I think it's time to ano, it's time to rebalance. Yun naman yung tawag natin, rebalancing your portfolio. All right. So, I hope ay mas naliwanagan yung ating mga RP. Siyempre, itong tactical asset allocation, tactical investing, this is medyo intermediate na to eh, no? Intermediate na yan. Uh-oh. Na knowledge. Of course, if you want assistance on how to specifically
apply this sa portfolio ninyo, you can always email us at admin@wealtharki.com and schedule a financial consultation with us. Siyempre, yes. Mahirap din absolutely mag-explain ng very detailed dahil wala tayong specific na portfolio eh, di ba? So, totoo. That's right. I hope that yung mga ka-Arki natin, in general, na intindihan nila what it means to be tactical during this time. So, yeah, yun lang, mga ka-Arki. Yes. And again, no, if you like this video, please give it a thumbs up. And of course, please do share it with your friends because sharing is caring. All right. And kung hindi pa sila nakasubscribe, nako, subscribe na sa ating Wealth Arki YouTube channel. And of course, i-click nyo yung notification bell para meron kayong notification kapag may bago tayong video. And yeah, of course, every Thursday, meron tayong live stream. Kung gusto niyo magtanong ng live, ay pwede kayong manood doon at sasagutin natin in real time yung inyong mga question. And for the meantime, if you have questions about personal finance, investing, insurance, entrepreneurship, you can always also email us or leave a comment sa ating video. Tapos tingnan natin baka next video natin, yun naman yung ating discuss. Alright, so maraming salamat, Rienzie. Ayan. Anong oras ba meeting mo? Palapit na ba? Ako kasi usually pag may meeting ako sa coffee shop, maaga talaga ako, as in mga 3-4 hours before. Kasi minsan pagdating mo sa coffee shop puno, wala ka, at mahirap pag dumating ka 30 minutes before the meeting eh, tapos wala kang maupuan, nakakaya sa meeting mo. Kaya but anyway, yeah. Maraming salamat mga ka-Arki. Thank you, Rienzie, and nakita ulit. Thank you. Bye-bye.